ay bunsod ng kagustuhan ng mga iba't ibang pinuno ng mga barangay, pamamayan ng mga iba't ibang barangay, upang bumalangkas ng isang samahan na kung saan ay magiging pinhito, isang samahan na pagbubuklo rin ng pagtutulungan ng tinatawag talagang damayan. Alam po naman natin na marami na ang nakatayong mga ganitong asosasyon sa iba't ibang barangay natin. So, minarapat po ng mga ibang naririto ngayon, tulad din na punong barangay Kalosa, Kuya Diego, hindi ko na isa-isahin, kaya ito ay pilit na isinisilang para sumipol. At sana, yung mga naririnig nating problema tungkol sa mga ibang damayan na nakatayo, huwag sana itong maging dahilan upang tayo ay panghinaan ng loob, bagkos ay maging malakas ang loob upang magtatag ng isang samahan na kayo mismo ang siyang magiging haligi ng samahan na ito. Isang samahang magkakaroon ng malinaw na panuntunan, isang samahan na ang mga gagabay na mga pangulo o mga opisyal ay darating ang panahon na mapapalit-palitan, ngunit ang samahan dapat ay nakatayo. Hindi ito nakasandig sa pangulo o sa mga iba't ibang opisyal, pagkos ito ay dahil binibigkis ng bawat membro kasapi na nagtatag ng samahang ito. Kausap. Ang kamatayan po ay darating sa takdang panahon. Lahat po tayo ay papunta dyan. Kaya sa pagkakaroon ng isang ganitong samahan, ang mga problemang kakaharapin ng namatayan, kahit papano ay maiibsan dahil sa tulong na manggagaling sa isang samahan katulad po nito. Mahirap po ang buhay, ngunit kung inaasahan niyang sa takdang panahon ng kanyang pangailangan, ang inaasahan niya ay hindi darating. Dahil sa mga bagay na hindi katanggap-tanggap, hindi naman natin ganito ang nangyayari sa mga iba, dahil sa pagkakawaldas ng pondo, dahil sa pagbibigay ng sobrang kapangyarihan sa Pangulo at Tresurero. Kaya kung nagtataka bakit kung aalis na yung Pangulo, ay parang sisiw na kanyo na mabubuwag na yung samahan. Hindi po yan ang magiging katayuan ng itatatag natin. Kinakailangan ang mga kapangyarihan nito ay hindi maibibigay lahat sa Pangulo at Tresurero kung paano ang pagbigay sa mga namatayan. So, yun po ang isa sa mga larawan ng ating itatatag. Hindi maaari yung Board of Trustees ay napuit lang ng Pangulo. Eh pagka nagkausap-usap ang mga ito, mahirap. Kailangan manggaling sa inyo ang mga nominasyon ng BOT sa mga kasapi. At ang Pangulo, Tresurero, hindi makapag-withdraw. Ito pa na isip abogado lang muna yung nilalatag ko sa inyo. Kinakailangan may resolusyon yung Board of Trustees. Bibigyan natin yung resolusyon na ito sa bangko kung saan nakalagak yung pondo natin. Upang nang sa ganun, hindi kagad-agad ng desisyon ng Pangulo at Tresurero, bigyan. Kinakailangan dumaan sa pagsusuri ng Board of Trustees kung sino yung karapat-dapat na tumanggap. Kinakailangan ang lakas ng asosasyon natin ay nakasalalay sa ating pangkalahatan.
pagkakaroon ng buwan ng pulong. Hindi basta-basta kung namatayan ng isang kasapi, magbibigay ng resolusyon ng Board of Trustees. Dapat ito, bigyan natin. Hindi maaari yung Pangulo lang ang nagdidesisyon ng Tresorero. Bawasan natin ang kapangyarihan naman. Ito yung mga call lang, ha. Kailangan ng malakas yung asosasyon, hindi yung tao. Yung leader, pagmamanage lang.